Okay, we're live. Amazing morning, guys. Na-miss ko kayo. Medyo natagalan na ako bago nakapag-live ulit. Pero andito ako ngayon sa office ulit, no? And this time, meron akong special guest na isa sa mga kaibigan natin na natulungan ng product natin dito sa office. Okay, so ang gagawin ko, medyo pakilala ko siya sa inyo mamaya, no? At the same time, ayun, okay, pasok na tayo live. Ayan, okay, sige. Ganun, papakilala ko sa inyo tong tao na to. And I hope na yung story niya makatulong din. Especially sa mga merong same cases katulad niya. Okay, so siyempre, saglit ha. O, abot ko lang to. Kasi mga ngawit ako eh. I-flip ko. Saan ba yun? Saan ba yun? Okay. Ayun. Hello, guys. Tawag dito. Ito, katabi ko ngayon si Miss Lynn Sagun. And ayan, ikukwento niya sa atin yung kanyang story kung paano nakatulong yung product natin na barley sa kanya. So, ito, ayan, yung hawak ni Lynn. Ito, ito yung ating barley product. No? So, si Lynn kasi, oh anyway, hindi na ako magkwento. Hindi ko na patagalin para at least sa kanya nyo na, first-hand marinade, ano ba yung experience niya. Pero bago lahat, ito si Miss Lynn. Hi ka naman sa ating mga live viewers. Ayan. Amazing morning. Ayan. Sabi ni Lynn sa akin kanina, nahihiya daw siya. Pero kaya lang, ang totoo lang, sa totoo lang, do you think nahihiya siya? Hindi, di ba? Nung makapal mukha nito, di ba? Hindi naman, di. Saan ka pag-aling niyan, Lynn? Bago dito sa office? Sa Makati. Sa Makati, tapos munta ka dito sa office. Yan, si Lynn kasi kanina, nakakwentuhan ko siya. And she agreed na i-share yung story niya dito sa atin through Facebook live. Para hopefully may mga ma-inspire tayong mga kaibigan or meron tayong matulungan ng mga kaibigan sa same story niya. Okay? Yung product kasi natin na to, ito guys, itong product natin ng barley. Hindi lang ano to, hindi lang sa case ni Lynn yung pwedeng matulungan. So, pag pumunta ka dyan sa caption ko, mamaya, after mong panoorin yung video, pwede mong tignan din yung caption. Makikita mo doon yung mga listahan ng ilan sa mga kayang itulong ng barley. No? So, by the way, hindi rin sa mga, ano, hindi lang sa mga may sakit. Kahit doon sa mga healthy na gusto i-maintain yung kanilang ano, kalusugan or yung kanilang body, makatulong yung barley. Okay, so i-share nyo to. Para lang sa ganun, meron kayong mga friend na baka mamaya matagal nang nagkahanap ng mga gantong product, 'di ba? Matulungan natin sila. Okay? So going back sa Yoli, no? Ayun, okay ka na. Sige, relax ka lang. Mukha mo na yung product natin ng barley na pag muna para hindi ka ano dyan, na tense, no? Hindi, totoo kasi sabi sa kanila yung mahihiyain daw siya. Pero hindi talaga sa tingin ko hindi naman. Ayun. Lynn, ano ba? So, kwento mo sa akin yung story. Paano ba nangyari sa iyo? Anong story mo behind before, no? Ano bang nangyari sa iyo? Before po, since college, doon po nag-umpisa yung leukemia ko. And then short story, gumaling po ako, survivor pa ako ng ano. Ganito rin po yung ginamit ko noon, pero I'm not sure po kung barley po siya na galing sana. Pero ang doktor ko po is from Australia. Same po kasi yung lasa at saka yung itsura ng barley. Ah, okay. So, pero ano bang nararamdaman pagka mayroong anong nararanasan pinagdadaanan ng isang mayroong sakit? Lalo na ba tulad ng sa case mo? Unang-una means is sobrang baba yung red blood ko, mas mataas yung white blood. Okay. And then, unti-unti, tumutubo yung mga pasa. Pasa? Pasa. Yung kagaya ng picture ng mga pinakita mo sa akin. Yes. Okay. Yun po yung mga pasa, then yung pag-iisip talaga is naglo-lower din po siya. Nahihilo ka. So, yun nararamdaman mo talaga dati before?
So, nailo ka, nasuka ka rin. Ano yun, during the process na yun, nasa hospital ka o kahit nasa bahay ka? Kahit nasa bahay. Kahit nasa bahay. So, pwede kang mahimatay kahit nasa labas. Ah, so medyo mahirap pala lumabas yes. Kayo mag-isa. Okay, so, yun yung mga, ano pa, meron pa ba? Mga naranasan mo, experience mo during the process or even before or even today? Ano yung mga incident na nangyari sa'yo before? Before po is nag-chemotherapy din po ako before. Ayan. Sobrang hirap po sa chemotherapy pa lang is sobrang hirap. Mas mahirap yung makita mo yung sarili mo na nakikita mo yung family mo na nakihirapan sila dahil sa case. Ayun. So, kailangan maging matatag ka lang. Pero dahil nga naging survivor po ako, continuous pa rin po yung procedure ng medicines ko. Ayan. Then, after a long time ago, hininto ko po siya yung mga medicines ko. Medicine. So, ano nangyari? So, ibig sabihin, hininto mo siya for what reason? Dahil sawa na po ako sa medicine. Sobrang sawang-sawa na po. Kasi 8 tablets, morning, wow. Evening, and lunch. So, walo. Sabay-sabay naman. Magkakasunod parang gano'n. Sabay-sabay po. 8 tablets po sa isang parang inuman. Parang napapanood ko sa TV yan, mga gano'n sa mga gano'n. Ano yun, ma-addict ka na yan? Walo. Parang gano'n na nga po, Rems. Lantang-lantang gulay po yung katawan mo. Dahil sa dami ng gamutin niyo. Yes po. Okay. So, tapos, and hininto ko po siya. Survivor ka na nga, wala nang nararamdaman. Hininto ko po siya. Hindi ko po akalangin na yung mga symptoms po dati ng leukemia po is pangalit. Okay. That's why uminuan, recommend sa akin mo si Barley, si Amazing Barley. Yun po yung nakapag-boost ulit ng immune system ko. Hindi ko na po kailangan mag-transplant. Ah, every 6 months po yun yung transplant. So, nung ever since na nag-take ka ng Barley, hindi mo na kailangan mag-transplant? Hindi na po. Ah, okay. Sino yung nag-recommend sa'yo? Anong doktor siya? Kasi, guys, alam naman natin, di ba, na mayroong mga ibang doktor na hindi nila nire-recommend yung Barley or rather yung mga herbal products. They recommend lang yung mga chemical-based product lang. So, when it comes sa herbal, ayaw nila. So, sa case nga kasi, nirecommend sa kanya. So, anong doktor yun? Ba't na nirecommend si Dr. Choa po kasi is isa siyang Australian doctor. Ah, okay. Naniniwala po siya so, sa herbal. Siya, naniniwala? So, yes, saan base naman siya? Sa St. Louis. Ah, doon siya. Okay. Tapos? And marami pong doktor na naniniwala rin po sa herbal. Marami naman din. Yes, that's true. Mahal ka daw ng doktor mo once na-recommendahan ka ng herbal. Natural po. Yun yung pagkasabi sa akin ng doktor ko. So, ibig sabihin, mahal po ako. Thank you, doctor. Thank you kay doktor. Grabe si doktor. So, from Australian siya? Yes, po. Ah, Australian. Okay. So, nung pinakita ko po si Barley sa kanya, siya, talagang research niya kasi may 68 nutrients deficiency, may 16 minerals, 17, tama ko ba? 17 minerals, sorry. At saka 16 vitamins. Mm-hmm. So, yung kailangan ng katawan natin, sa isang vitamins na lang, bibili tayo ng ascorbic. So, ilan lang po yung bilang ng vitamins or ascorbic. Hindi gaya yung sa Amazing Barley, andito na lahat. Andiyan na lahat, oo. Tama. Amino acid, andito na rin. Tama. Ayun. So, nirecommend niya sa yun. So, sabi mo kanina, mga one year mo na nagamit yung Barley. And so far, ano pa, bukod sa hindi mo na kailangan ng blood transplant, di ba? Yes. So, bukod sa hindi mo na kailangan nun, ano pa yung mga naibigay sa yung tulong? Ayan po, yung dati po kasi yung lagnat ko hindi nawawala, 24 hours. Even na sa duty po. Grabe yun, ano? Ang pwede lang po sa akin noon na i-take na medicine yung sa lagnat is yung aspirin na bihira lang po mahahanap dito. Yung aspirin. So, yun lang po nung nakakapagpawala ng lagnat ko dati. Pero nung kinontinuous ko yung si Barley, yan, wala na po siya. Thank you God. Wala na po yung lagnat. And lumakas. Hindi ka na nagkakaroon ng gano'n? Hindi na po. Hindi na ako nagkakaroon ng lagnat. Question lang, part ba yun na dahil meron kang leukemia? Yes. Apart yun. So parang pag meron ka nun, isa yung sa pwede mo makuha. Or magkaroon ka dahil mababang yung immune system mo. Yes. Okay. So yung pala yung reason nun, no? Ma-expose ka lang po sa araw, lalagnatin ka na maano ka lang po sa mga alikabok, lalagnatin ka po siya kasi sobrang hina po. Okay. Tama, kasi ang ating Barley, meron itong booster ng energy.
So, kaya pag mahina yung katawan mo, mag-boost talaga. Tapos bukod doon, meron pa siya na, bukod sa energy booster, meron pa siya na, tawag dito yung immune booster. Diba? Kaya napoprotect ka sa mga sakit pagka lumalabas ka ng bahay. Tama ba ako? Yes. Diba? So, tapos ano pa? Meron pa ba? Ayan. Bukod pa dun sa mga pinakita mong picture sa akin kanina, yung bukol ba yun, diba? Ay, yung mga pasa po. Parang pasa, oo, diba? Yung mga ganun. So, yung product ba natin, itong barley, ma-re-recommend mo ba ito? Masasabi mo, kaya mo talaga i-recommend sa mga? Yes po. 101% po ma-re-recommend po siya sa mga ano pasyente o kaya sa mga may sakit po dyan, minor to major na sakit. Sobrang galing po, nakaka-amaze. Sobrang miracle drugs po talaga. Wow, kasi alam mo, ang nakakatuwa dyan si Lynn kasi, ito talaga yung ano nakatulong din talaga sa kanya. Of course, with the guide of her doctor, di ba? Itong product natin. So, ano to? Kumbaga, sabi nga, even si Miss Maritoni, sabi nga niya, ito yung product natin, miracle na rin, di ba? Dahil malaki na itutulong sa mga tao. Okay? So, ano pa? Mayroon ka pa bang masasabi sa mga live viewers natin? Yeah. Sa mga live viewers po natin, may sakit ka man po o wala, prevention better than cure, sabi ni Kanga nila. Kahit nasa labas po tayo, akala po natin wala tayong sakit. Dati po akala ko wala akong sakit. Pero pag lumabas ka, lagi ka nasa labas, marami ka pong makukuhang sakit. Sa ano pa lang, sa hangin pa lang, sa mga alikabok pa lang, doon may makukuha na po tayo. So bas okay talaga na meron, ano? Yes, o mataas din yung immune system natin. Okay, tama, tama. Oh, anyway, so ayan na at least na nagkaroon kayo ng idea about sa story ni Lynn or narinig niyo yung story ni Lynn. Kung meron kayong mga kakilala with same case or at least merong mga problem sa health, huwag kayong mahiya or huwag kayong magdalawang isip sa pag-share nitong video. Just share itong video na to para na sa ganun makatulong tayo sa mga kababayan natin. Mga kamag-anak, mga kakilala natin, or mga ka-Facebook friends natin na malamang naghahanap ng gantong product na maaaring makatulong sa kanila. At mas ang maganda pa nito, mas mura to in comparison sa mga ibang produkto sa labas. Diba? Kasi sa labas, ang mga product na nabibili nila, yung paulit-ulit na pag-inom nila, mas mahal yung mga yun. Lalo na katulad sa kanya, nagulat ako, pag iniisip ko na sa palad kong ganun, walong gamot. Diba? Ano paano nga pala 'yon? Iniisip ko. So may tablet doon, ganoon, merong puro capsule. Capsule lahat sila. So nasa parang nasa ang dami noon. Yes. Addict ka talaga noon. Addict pala 'to si Lina, no? Kasi walo, inumin mo ganoon tapos to, hindi talaga sabay-sabay, walang isa-isa mo. Ang style mo, sa ganoon. Hindi naman ganoon lak-lak mo ganoon. Joke lang. So tama no. So paunti-unti. Pero syempre it's hard to imagine na ganun kadami yung iinumin na gamot. Katulad ni Lynn na merong case for non-leukemia. So, maganda talaga ma-share natin itong video na to for awareness purposes din sa ibang tao na merong pang mga alternative na katulad nito na pwede makatulong sa akin. Okay, so guys, let's wrap it up para hindi na tayo masyadong matagal. At least, narinig nyo na yung story ni Lynn. Share nyo na yan sa mga tao. I-share nyo itong video na to para na sa ganon makatulong tayo. Okay? Meron pa ba sasabihin, Lynn? Yeah. Wala naman na. O yun, sige guys. God bless. Thank you for watching. Bless, okay, bye-bye.